nagdadal ng ako. Ano ba kayo? Hindi ako nag-elevator, boss. You guessed right! Here we are sa pinakamahirap maimbita. Pero ngayon nahuli natin kasi today is a holiday. Okay. Ay! Oh my! Bakit ka nandyan, receptionist cum senator? Okay. Ako mga magsasalubong. Wow! Ano ba yan? Bakit naman ako pa ang naka... Ako pa yung nakapang politikong ano, damit. Siya, mukha siyang bagets. Siguro dahil ngayon ay holiday, no? O ganyan ka ba talaga magdamit every time? Pag dumadating, ma'am. Ah, ganun. Ah, ganyan talaga. Pag dumating dito, ang ganda-ganda mo naman. Matagal na, ikaw naman. Ba't ngayon lang niya napansin? Nasilayan. Ah, ilawan mo pa ako ng konti. Ayan, para makita pa niya. So, parang nagpa-flashback sa akin. So, believe it, pag dinadalaw mo ako. Ay, nako, tsaka yung mga... Maganda. Naalala ko rin yun. So, on a daily basis, eto ang itsura niya. O, oh, ayan. Ang kagalang-galang na Robin Padilla. Ayan. So ngayon, marami tayong malalaman tungkol kay Binoy. Anong tawag sa'yo, Senator Binoy? Nababaduyan ako. Nababaduyan ka. Senator Padilla. Para dali. Robin. Robin na lang? Ay, Robin Hood. Robin Hood. Okay, sige. Gawin natin. So ito ang staff. Yes, ma'am. Ito ang office. Hello. Yung mga gamit nila dyan, sarili sikat nila yan, ma'am. Ah, totoo? Oo, yung mga gamit ko dito, gamit ko pa sa opisina ko. Ah, I see. Gaano ka kadalas na nandito? Ah, everyday, ma'am. Everyday. Ang balita ko, nagre-reklamo na daw si Mariel. Kasi wala ka ng oras. Pati Linggo, kinukuha pa ng staff mo. Kasalanan niya yun. Ba? hindi niya kinontra yung magsasabi sa akin tumakbo. Oo. Oh, oh. So yun ang nangyari. Kinuportahan pa niya sa pagumastos. Correct. At nagbenta pa online. Oo. Oh, siya mag-iis. Wala tayong magagawa. Okay. Oo, oh, wala tayong magagawa. Hindi naman natin pwede istapahin yung tao. Correct. Excited ako talaga ma-interview si Robin. Kasi alam ko ito, totoo ito magsalita. So usapang totoo. Dito sa Corina Interviews with Senator Robin Padilla. And Robin Padilla is in the house! Woo! Sa wakas! Oh, wow! Ang hirap niyang hagilapin, ladies and gentlemen. Thank you, Senator Robin, sa pagpapaunlak dito sa iyong Senate office. Ma'am, ikaw lang sapat na mo naman, ma'am, na ako ay una tagahanga mo ko. Oh, wow. Pangalawa, hindi ko makakalimutan ng tulong mo sa akin nung ako'y nasa hulungan. Aba. Oh, yeah. Biro mo, eto ha, from bad boy ng Philippine cinema to number one senator of the Philippines. Nag-ano na ba? Parang natanggap mo na ba yon? Parang nag-sink in na ba yon sa isip mo? Hindi pa. Wala pa yon. Hindi ko pa... Sa akin, parang panaginip lang yun eh. Parang, kasi ma'am, ang... Ako ha, nung tumatakbo talaga, hindi ko iniisip na mananalo ako. Wala naman akong pera eh. Wala akong ganun na... Kasi ang konsepto ng politika sa atin, dapat may pera ka. Noong una, ang intention ko talaga, governor. Governor ng Camarines Norte. Gusto ko kasing makuha uli yung teritoryo ng tatay ko. Kasi matagal siyang governor doon. Oo nga pala, nasa dugo ninyo. Yes, ma'am. Isang araw, lumabas sa dyaryo na isinama ako ni PRRD
ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa PDP laban Senate. Right. Pag ganun, ma'am, kasi ang tingin ko doon, order. Hindi yun pakiusap, hindi yun ano. Basta galing kay Tatay Digong, order yun. Kaya wala na akong nagawa kung hindi sumunod sa utos niya. So, totoo niyan, ma'am, pag nangangampanya pa kami, hindi ko inaabutan yung iba kasi wala naman akong helicopter. By land ako eh, kung bumabiyahe. Walang nagpapahiram sa'yo? Minsan nakaka-hitch. Nung naawa sa akin si Senator Jinggoy, nung nabalitaan niya na, ano pare, bakit hindi ka nakarating sa ganito? Eh sabi ko, Manong, wala naman akong chopper. Kasi dumadating ako sa unang sortie lang. Pagdating doon sa ibang sorte, hindi na ako maabot, ma'am. Kaya sabi ni Jinggo, heli ka na. Kawawa ka naman. Sumama ka na sa akin. Yun, nakaka-hitch na ako. Ganon din kay Senator Mark Villar. Nung nabalitaan din niya yun, pare, halika, sumabay ka na sa akin yung ganon. Kasi ma'am, siyempre, mahihiya ka din minsan. Nasasabi mo, sabay na ako sa'yo, ganon. Tapos yun, nabalitaan din ni VP Sara Duterte, yun, sinasabay na rin niya ako. Pero papandang huli na yun. Papandang huli na yun kasi mataas na ka sa survey. Balikan natin ang naging sikreto ni Senator Robin sa kanyang pagkakapanalo na phenomenal. Phenomenal talaga. Pero ma'am, kung naalala mo yun, nasa party tayo ng ABS, ikaw ang nagsabi sa akin, tumakbo ka. Kung naalala mo yun, ball yun eh. Oo. Sinabi mo sa akin, tatakbo ka ba? Sabi ko, ma'am, wala akong plano sa politika. Sabi mo, kung tatakbo ka, tutulungan kita. Naalala mo ba yun, ma'am? Correct. Nandun tayo sa bole, parang meron yung bantay-bata yata. Oo, nabanggit mo na, ang tatay mo nga pala ay gobernador. Opo. Kumusta ang childhood mo as a child of a governor? Mas lamang ko nakilala yung tatay ko at nabuhay kami ng labor leader siya. Meron kaming yung National Mines and Allied Workers Union. Kaya kami nakatira sa Baguio dahil sa mga minero. Mm-mm. Doon kami lumaki na nag-aasikaso ng mga minero. Na nakita ko talaga yon, organizer si Papa. Hindi ko siya masyadong nakilala na politiko kasi hindi naman ako madalas sa Bicol. Mm. Yung mga utol kong iba ang madalas sa Bicol. Mas nakilala ko si Papa na labor leader. Okay. Kaya sanay ako sa tao, sanay kami sa bundok. Anong papel niyo nung magkakapatid? Song and dance? Ano? Ay, hindi ma'am, mag-asikaso. Lalo na kasi pag nag... Halimbawa, may mga pagpupulong sa bahay, kami nag-aandaan ng pagkain. So, strictong nanay at tatay? Mas stricto si mama kasi si mama may palo eh. Si papa tingin lang eh. Mas nakakatakot yun. Komportable ka ba doon sa bad boy na tinawag sa'yo lalo na noong mag-aartista ka na? Matagal na akong straight going na ako, Chief eh. Going straight, kuya. Going straight, Chief. Ang mabuti pa, ialis ko sa harapan ko to bago kay demanda to. Ialis ko sa harapan ko yan! Nung panahon na yun, hanggang ngayon naman okay lang kasi parang kasama din ma'am sa lahi ng mga Padilla yun eh. Okay, sabihin na natin Pilyo. Ano ang example ng mga kapilyuhan mo nung teenager ka? Mga crush-crush din. Elementary ka pa, tapos gagawa ka. Okay. Nakaabang ka dun sa gate. I'll carry your bag. Talaga naman ha? Wala naman akong masasabing ng api ako ng kapwa. Ilang taon ka nung mag-artista ka? 13, ma'am. Pinababa na ako ni mama sa Baguio. Kasi nagkaroon na ng mga trouble doon. Oh. Sabi niya, bumaba ka na doon sa... Nag-direct kasi ng concert na produce ni mama, si Deo Fajardo Jr., na isang director. Gustong-gusto niya makuha si Romel. Na artista. Hinahanap niya sa Maynila si Romel, hindi niya iutol ko. Kasi panahon ng mga bagets-bagets noon medyo guwaping si Omeng. Hinahanap, yun talaga. Hinahanap siya talaga. Yung tatay ni Daniel, hinahanap yun ng mga manager nung araw kung nasa nitong pinsan ni Rudy Fernandez. Pogi. Hindi, umakyat sila ng Baguio, hinahanap nila si Romel. Si Romel noon na nasa kanyang
harluting days din yung mga panahon. Ano, ano? Harluting days? Harluting days. Talagang mga hindi matagpuan. Ganun. Okay, o. Ako ang nakita ngayon ni Dico, sino ba itong batang ito? Ako, sabi ni Mama. Dalhin mo na yan sa Manila kasi ano yan dito sa Baguio. Ano yan dito? Problema. Problema yan dito. Kaya dinala ako. Gusto mo ba mag-artista? Eh ako naman, nung panahon na yun, siguro may pera dun sa pag-aartista. Sabi ko, sige o, gumaba na ako. Sumama na ako. Nag-artista na ako. Pero yung mga una kong, wala naman akong plano magbida, ma'am. Kasi wala naman sa itsura ko noon eh, ang pwede maging bida. Kontrabida lahat ang role ko. Ayun. Ah, dati puro kontrabida. Oo, ma'am. Basta, paborito ma'am ako ni Ma'am Helen Vela, ni Mother Lily. Yan, basta role lang aapi sa bida. Robin Padilla. Ah, kaya naging bad boy ang dating. Ah, yes, ma'am. Oo. Okay. Saka, ma'am, sa Baguio kasi leather jacket kami lagi, boots. So, iba talaga yung dating. Pagbaba ko ng... Iba talaga eh, kasi noon uso ang mga bagets. Uh-oh. Eh, siyempre, biglang may dumating na ang init-init sa Maynila, may naka-leather jacket, naka-boots. Medyo naiba. Medyo naiba. Nila ang pawis na yung kilikili mo. At kailan naman dumating ang panahon at paano mo sila nabudol? Nagawin akong bida. Nagawin kang bida. Hindi ka na kontrabida, leading man ka na. Paano 'yon? Si Boss Vic Del Rosario. Ano 'yon eh? Pinatawag niya ako sa Viva. Sabi niya, ibang dating mo, sabi ni June De Leon. June De Leon yung magaling na photographer. Kilala ko si June. Oo, sabi niya. Sabi ni June De Leon, pwede ka daw maging bida? Sabi sa akin, naku. Ako pa tumatanggi noon. Di po, gusto ko po talaga. Eddie Garcia lang ako. Yan po ang pangarap ko. Sabi niya, hindi. Meron akong project. Sabi niya, bagay sa'yo. Hindi pahuhuli ng buhay. Sabi ko, ang ganda ho niya na. At may kasama ka dito, sabi niya. Eh, sino po? Sabi niya. Si Don Sulweta. Eh, nung panahon nito, ma'am, si ma'am Don ang hot. Siya yung talagang pinag-uusapan. Oo, no? Leading lady. Oo, siyang, ano, sabi ko, ba, okay yan, boss. Kaya ginawa na namin yung hindi panghuli ng buhay. Ang alam ko, ang problema pinag-uusapan, hindi pinag-aawayan. May bala ka bang magpresidente? Nanunokso ka ba? Huwag kang pigon. Kasasabi mo lang, di tayo dapat mag-away. Ang hirap sa'yo, sarili mo lang iniintindi mo. Ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang maling sistema. And you mean the rest is history. Sunod-sunod na talaga na action, love story. Yung hindi pa huhuli ng buhay, action, love story. Mm-mm. Sumunod yung iba, hard action. Mm-mm. Sumunod, dumating yung maging sino ka man. Alam ko marami kang sikreto sa akin, pero wala akong pakialam doon. Sa Maykling, paano na magsasama natin dito, ha? Marami na katutunan sa'yo. Yung mga bata, marami rin, eh. Alam mo, nakakainis mo, tanggapin, ha? Nakakainis tanggapin, eh. Pero champion ko talaga. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto na nga ako sa'yo, eh. Mahal lang kita palagay ko, eh. Maging sino ka man. Yung maging sino ka man, ma'am. Hindi ko hanggang ngayon, pag nakahiga ako, iniisip ko na si Ma'am Sharon, idol ko lang nung bata yan. Panahon ng mga Dear Heart, P.S. I Love You. Sorry ma'am, baduy ako eh. Nung talagang nung ako... Lahat tayo baduy. Pinanood ko rin lahat yan sa scene. Oo eh. Ako ang siga sa Baguio na talagang tinatawanan ng mga aking mga barkada. Kasi mga barkada ko, mga Highlander, mga igrot, mga mas matanda sa akin. Ako yung pinakabata. Ang mga pinanonood nila, mga action, barilan, ako pa siya. Paano mo napapaliwanag yun? Sharon Cuneta. Talaga, Sharon Cuneta. Talagang ganun yun. Mga siga yun, ma'am. Talagang mga siga yun, mga yun. Ganga eh. May pangkakataon pa dyan. Pag lumakad kami sa session road nun, kasama ko yung grupo ko, talagang shipper yan. Natatakot yung mga tao. Nandyan na yung mga loko. Bukas talaga yan. Eh, sakto, merong ano si Sharon. Meron siyang motorcade. Eh, ang taas ng session road, ma'am, pang ganun yun. Hinabol ko yung motorcade na yun. Sharon!
Gusto mo ba talagang ikwento lahat yan? Hindi, ganun ko siya ka, ano eh. Tapos naging leading lady ko, hindi ako makapaniwala. Salamat dito sa mga gulay mo. Ay! At hindi lang yon ang usapan naging girlfriend mo si Sharon. Ma'am naman. Wala na akong masasabi. Mo, baka ako ma-deny, ma'am. Mahirap. Oo nga, nakakahiya pagka-deny ka. Pero naabot mo talaga lahat ng pangarap mo sa showbiz, right? Oh yes, ma'am. Kasi yung mga... Isa lang hindi. Kasi namatay na si FPJ. Ayun. Kasi yun ang pangarap ko na magkasama kami. Bakit hindi natuloy yun? Namatay siya. Sabi niya after election. After elections dapat. Meron siyang ididirect na magkasama kami sana. Sayang, ganda sana nun. Biro nyo, ang dami nyong nalalaman na tungkol kay Robin na ako, fan ako nito, pero hindi ko alam yung mga bagay na yon na mahabol pa siya ng mga karuwahe ng Sharon Cuneta, ganon. So, pero marami pa kayong malalamang ibang mga... Handa ka na ba? Oh, yes, ma'am. Basta ikaw. Wala, tatanoy ko lang naman kung anong favorite color mo. At saka sinong unang girlfriend mo. O, huwag mo muna sasagutin. Shock ka? Shock! Painumin muna ng kape. Magbabalik kami. Okay, sa loob ng tatlong dekada, alam na natin na talagang siya ay mahusay na aktor, pinagkakaguluhan ng mga babae. Malalaman natin ang mga bagay na hindi natin alam about Senator Robin. Okay, paano si Mariel? Is she selosa? Oh, yes, ma'am. Ay, ang hirap naman nun. Ang hirap naman nun. Biro mo asawa mo si Robin, tapos senador pa, artista, tapos ikaw yung asawa, tapos selosa ka? Hindi ako nakakalusot. Binabara niya na kagad ako. Ay, ganun. Oo, ano yun? Pero gusto mo yun? Siyempre. Gusto mo yung binabara ka? Gusto mo yung ini-interrogate ka parang NBI, ganun? Ay, hindi naman siya kailan ganun. Ah. Oo, ano naman si Mariel eh. Alam ba, dumating ka. Dumating ako ng bahay. Mauupo na yun. Magkukwento na yun. Pag inumpisahan niya ng... magandang kwento hanggang sa papunta na ano naman ang ginawa mo o sino naman yung kasama mo, ihanin na yun. Alam mo na, mararamdaman mo na meron ng investigasyon. Hay, investigador hindi siya. Hindi sa yung, ano, yung kompronta? Oh. Yung nager, gano'n? Oh. Ah, hindi. Never na gano'n okay. Si ano. Kwento, umpisahan ka sa kwento. Oh, kaya biglang landing lang yung, nakita ko yung picture, amen. paano ko ngayon magdadahilan doon? Okay, so, alam mo, marami sa aming mga babae, nakasabayan natin, no? Nagtataka, paano nagagawa ni Mariel yun? Okay? Na solid pa rin kayo, ha? So, anong secret? Anong secret nyo ni Mariel? Ni ano siya eh, may yung, kumbaga, yung space ko. Nilirespeto niya yun. Kasi edad eh, ma'am. Meron malayo yung edad namin, 15 years. Wow! Talagang malayo ang trip namin. Magkaibang mundo kami niyan eh. Ibang mundo ni... Maingay ang mundo ni Mariel. Maingay talaga, sobrang ingay. Online selling ba naman? Ako ang mundo ko maliit. Matahimik. Ganun lang ang mundo ko. Pagka sa bahay nga lang ako, hindi nga ako lumalabas. Siya iba. Marami siyang kaibigan, marami siya. Maingay talaga. Kaya, bata pa. Talagang magkaiba kami ng ano. Ang maganda kay Mariel, nag-a-adjust siya. Hindi ako nag-a-adjust, siya ang nag-a-adjust. Siya yun. Nagluluto? Lahat yun. Grabe. Grabe pala to. Talaga? Hindi pwede hindi siya magluto. Hahanapin ko yun. No? Naging asawa pa kita pag hindi ka nagluto. Demanding! Oh. Bakit baligtad? Bakit ako ayaw akong ipagluto? marunong ka rin magluto? Oo, oh, yes, ano specialty mo? Lahat naman pwede kong luto. Kasi tatay ko magaling magluto. Ang padilla, ang padilla talaga, ang kanyang trademark.
marunong magluto ang lalaking Padilla. Specialty is? Kare-kare. Yung mga ganun. Sarap. Ano ginagamit mo? Mani or mani talaga, peanut butter? Ma. Mani talagang giniling. Pagka gumamit ng peanut butter, stop pa yun. dapat dinidikdik talaga yun. Bigas. Nung panahon ng tatay ko, nagluluto yan, nagdidikdik kami yan. Kaya lang, nauso na kasi yung ginagrind, di ba? Pero nung mga bata pa kami, Galing. Specialty. Hanggang ngayon, kinukopya ni Mariel yung luto ng tatay kong kare-kare. Ah, okay. So she knows. Yun ang secret. Oh. Para mapabehave mo ang Padilla, kailangan magaling kang magluto ng kare-kare ni Papa. Wow. Yun ang panglambing mo. Pagka nagluto ng kare, wow! Sigurado yan ang reaction ng lahat ng Padillang lalaki. Wow! Totoo? So, makanin ka? Ngayon, natumaba ako, hindi. Pero noon... Mataba na ba yung lagay na yun? Nako, ma'am. Overweight ako ng 10 pounds, sabi ng doktor. Ah, so, talaga? Yes, ma'am. Bakit? Kaya nagda-diet ako. Ah, nagda-diet sabi, ako. Dito kasi mahigpit dito sa Senate. Meron ditong mga doktor eh. Oo. Na chine-check up kami araw-araw, timbang namin. Yung aming blood pressure. Oh, wow. Kaya medyo may pressure. Ah, talaga? Oo, may pressure na mag-diet. Oo, kasi habang nagkakaedad, lalo mas mabilis magkaroon ng, ano, di ba, ng timbang. So, tsaka swelduhan ka ng taong bayan eh. Dapat wala kang sakit. Parang ganun ang kanilang, ano dyan sa baba. Correct. Malaki ba sweldo ng senador? Sa gastos, ma'am, wala. Medyo, wala kahit na anong sabihin natin, 100 plus. Negative ka pa niyan. Ma'am, sobrang negative. Sobrang negative. Sobrang negative, ma'am. Kasi, hindi ka pwedeng tumanggi ngayon sa lahat na humihingi ng tulong. Correct. Kahit nga wala kang posisyon, ang hirap tumanggi. Kasi nung araw, hindi ka alam naman kung saan ka matatagpuan eh. Eto, alam kung saan ka mapupuntahan. Kaya lahat ng tao na humingi sa'yo ng tulong, kailangan mong tulungan. Correct. Correct. Kasi nung nahanapin kayo, nasan ba si Robin? Nasa shooting, mapuntahan ka sa shooting. Sa taping, nung mapupuntahan. Okay. Eto. Ano ang pinaka nakakapagpaligaya sa'yo? Kaisang linya lang. Ngayon, ako ma'am. Siguro mga anak ko. Thank you so much, Pa, for all the hard work you've done for us. Kinalaki kami na parang mga lalaki. I'm so proud of you. Sila lang. Mm-mm. Pagka nandyan sila. Yung ngiti ng anak ko. Totoo. Ano na yun? The best na sa akin. The best na sa'yo yun. No. Ano? Talagang pamilya. Anong pinaka nakakagalit sa'yo? Corruption. May nakita ka na? Dami. May nahuli ka na? Makikita mo yan, ma'am, sa budget hearing. Kasi laki-laki ng... Kung pag-uusapan natin lahat ng programa ng gobyerno, napakagaganda ng programa ng gobyerno. At may budget. Ang problema, yung mga ahensya ng gobyerno, hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Yun ang nakakainit ng ulo. Ng tao, no? Yes, ma'am. Kasi andun ang pera. Ang ginagawa nila, isa-savings nila yung pera, itatago nila yung pera, hindi mo alam ba, bakit hindi umabot sa tao? Yun ang nakakainit ng ulo. Hanggang ngayon, tumaas ang blood pressure ko rito, nadala ako sa ospital. Totoo ba na nung nalaman mo nagbebenta si Mariel online, na-shock ka? Oh, yes, ma'am. Nagulat ako. Sinabi, alam na ng buong mundo na sinabihan lang siya. Ako ng manager ko. 7,000 pesos. 7,000 pesos, pakimay na po. Go niya na yan, mga sis! Nagulat ako. Kasi ang nangyari niyan, ma'am, kasalanan din lahat kasi ni Mariel yan eh. Ang inaasahan kong pag siya ang kumontra, pwede kong sabihin kay PRRD na ayaw ni Mariel na tumakbo ako. Ang problema, sumuporta siya. Oo. Di, wala na akong, sino pa idadahilan ko? Wala na akong idadahilan. Ngayon, sa kalagitnaan ng kampanya, naririnig niya na lagi ako na wala tayong gagastusin. Kasi ayaw ko talagang galawin yung pera ng mga bata. Hindi ko
kailanman sila. Sinabi ko sa kanya yon, yung pera ko na inipong ko, hindi ko yan gagalawin sa politika. Kalakohan. Isip yan ang isip. Paano kami makapagpagawa ng mga poster? Sabi ko, hindi ko kailangan yung poster, t-shirt na yan. Basta ano. Dinenta niya yung mga regalo ko sa kanya. Bag, sapatos, yun ang ibinenta niya. Ayun ba pinanggalingan nun? Nagulat ako. Oh. Ano ka ba? Talagang sa online, kasi minemessage ko sa text, hindi ako sinasagot. Pag marinig to ng asawa ko, siguro sana hindi na siya nanunood ngayon kasi baka mapagalitan ako. Oh. Binanatan ko sa online. Ano ka ba? Bakit binibenta mo yung mga niregalo ko sa'yo? Kaya pala nalaman ng madla. Yun. Tapos, ano naman, pinagpagawa naman niya talaga ng mga t-shirt, ng mga poster. Kasi ano na talaga nun, ma'am? Ayun. Yung mga panahon na yun, pupunta ako sa isang lugar, ako lang ang walang poster. Correct. Oh. Eh, siyempre, lahat ng kasama mo. Nagmamahal lang naman pala yung asawa mo, kaya pala napunta doon. Pero ma'am, ano, pero yung mga regalo ko na yun, binenta lang niya ng kalahati presyo eh. Yun ang ano doon eh, ang bihira ka ka. Ganun talaga sa online discount. Sobra naman, discount. Nagbenta siya ng palugi eh. Okay lang, tapos naman na. Ay, kinontrata ko na si Mariel. Sabi ko, Mariel, benta mo naman yung mga gamit ko. Ay, oo ate, sige gawin natin yan. O, karera na niya ngayon yan. It's a career. Oy, nakatulong sa'yo yun, ha? Naging popular si Mariel online. Ayan, kaya ganun. Nanalo ka tuloy, number one senator. Oh, yes, ma'am. Nakatulong, malaki. Pero nakakapanghinayang lang, ma'am. Kasi may mga istorya yung mga gamit na yun. A happy wife is a happy life. Oh, di ba? Total naman, busy ka. Paano ka pa nagiging tatay kung sobra kang busy? Ma'am, minsan bumabawi ako paghatid ng mga anak ko sa eskwela. Ganun. Pagka hindi ko naman sila mahatid, minsan may maaga ditong hearing. Inatid ko sila sa sasakyan, yung minsan sinusundo ko sa paaralan. Mm-mm. Yung ganong klase, tapos Sabado-Linggo, kanila lang yun. Kung ikaw ang tatanungin sa buong buhay mo, so sabihin na natin, nandiyan ka na, nasa departure area ka na, di ba? Ano ang gusto mong maiwan sa mga anak mo na tanging leksyon? Minahal sila ng tatay nila. Okay na sa akin yun, kasi yung mga material na bagay, layan. Limutan nila yan. Importante talagang naging tatay nila yung tatay nila. Yun ang gusto kong yung sasabihin nila, may tatay ako. Correct. Kumbaga family love, no? Iba yun, ma'am. Eh. Mm-hmm. Yun ang tunay na paggugobyerno. Yun ang paggugobyerno. Yun ang gusto kong balikan. Yun ang talagang namimiss ko. Kasi para sa akin, kung di mo maggobyerno yung pamilya mo, ba't ka, paano ka maggugobyerno ng bayan? Diba? Ang saligang batas natin, may kinalaman na sa 2023. Hala, Robin Padilla for president na to! And speaking of gobyerno, eto na ngayon, nangangampanya na siya. Hindi na siya makahindi kay PRRD, kinuntsaba pa ni Mariel. Anong style mo ng pangangampanya? Nakakatuwa, song and dance ka talaga. Oh yes ma'am, ano lang, kasi madalas naman akong nangangampanya pero hindi para sa akin. Sanay na ako sa kampanya. Hindi lang ako sanay sa sarili ko yung kinakampanya ko. Kaya may hiya ako, nakihiya ako pag sarili ko na. Sa totoo lang, pagka sinasabi sa akin na mag-i-speech ako, bola ang dating nito. Yung lagi ang nasa isip ko, ayoko mambola ng tao. Kaya pinuntahan ko yung mga tao na kilala ko. Pagpunta ko kay Boss Big Boss, paano ba ito? Pinatatakbo ko, anong gagawin ko? Ganito ang gagawin natin. Ikaw pa rin si Robin Padilla na action star. Paano gagawin ko, boss? Huwag na huwag ka magdidesente ng suot pag nangangampanya ka. Kailangan yung macho pa rin. Yan. Hanggang sa ilalabas ko yung mga luma mong pelikula. Sabi niya, ano ko yan? Sabi niya, kailangan matandaan ng tao yung mga pelikula mo. Okay po. Ganun lahat ng advice nila. Kaya nung nasa stage na ako, ma'am,
Ang salita ko siguro, wala pang 1 minute. Wala akong ginawa kundi kumanta. Talaga? Oh, yes, ma'am. Yun lang. Ano yung paborito mong handa? Oh, Wonderful Tonight. Minsan yung buwan. Kasi may mga malalayo po tayong lugar sa Pilipinas na paborito nila yun. Lalo na sa Kabisayaan, paborito nila yun. Aba! Saka sa mga kabataan naman, pag nakita kong mga bagetsang nandun. Yung kanta ni Daniel. Adik sa'yo. Yun. Adik sa'yo? Yan. O, tapos naman! Ang dami nakaka-relate doon. Oh. Yun na yun. Oo. Oo. Okay. Wala tayong masyadong ek-ek. So, Siyempre, nakakatanggap ka rin ng kutsa. Hindi ko pinapansin yun. Never kong pinansin yun. Pero nasa social media ka. Oo, kasi minsan na-high blood pa kami dyan. Oo, kasi merong, hindi tungkol sa basher. Wala akong ano dyan. Hindi ako, kumikita naman sila dyan. Yamon na sila, kawawa naman. Oo. Nainis lang ako dyan. Nung sinisingil kami, 5 million. Because? Na, kung gusto daw namin ng tulong sa social media, magbabayad kami ng 5. Na, uminit ang ulo ko. Saan mo babawiin yung pera na yung magbabayad ka 5 million? Correct. Kinakaya natin yan. So, at what point did you see na hindi mo kailangan lahat yon, mananalo ka? Ay, hindi ko mamamalala yun. Yung buong proseso ng kampanya, hindi ako naniwalang mananalo. Talaga? Wala akong pera eh. Hindi yun ang konsepto ko. Oo. Ng politika sa Pilipinas. Ang pinaka ano ko, number 12. Kako maaawa sa akin ng taong bayan, baka doon sa kanilang pag sinulat yung ano, pangalan. Ay, lagay na natin si Robin sa number 12. Ako ma'am talaga, ako yun talaga, alam ko talaga yun. Ayun. 6 na taon ka. Kaya? Kaya ba ng 6 na taon lahat ng gusto mong mangyari? Anong prioridad mo? Kasi hindi mo naman kayang gamutin lahat ng problema ng Pilipinas. Anong uunahin mo? Ako, hindi naman nagbabago, ma'am, ang aking stand na sana mabago natin ang konstitusyon. Para sa akin kasi, yun ang kayahiyan po ang hiningi ko kay Senate President Mig Subiri na maibigay niya sa akin yung committee ng reforma sa konstitusyon. Kasi para sa akin, ma'am, at nararanasan ko at paulit-ulit kong sasabihin, hindi na babagay sa Pilipinas itong bicameral. Naniniwala naman ako lahat ng mambabatas, ginagawa nila lahat para bumilis. Dito lang, kasi ngayon, ma'am, kung titingnan naman natin, lahat dyan, nagtatrabaho at lahat nasa edad ng malalakas. At ngayon nga lang daw po nagkaroon ng Senado din na talagang halos spring session may nagbabakbakan. Kasi talagang nasa ano din po siguro, generation. Nagkataon na yung generation ngayon, pareho sila ng henerasyon. Mas madaling nagkakaintindihan. Correct. Mas madaling nagkaka-adjustan. Mm-hmm. Kasi halos magkakaedad. Mm-hmm. Pero yung sistema ang problema eh. Yun po ang aking opinion. Sa ngayon, ang pwede po nating gawin talaga, pabilisin po yung paggalaw ng ahensya. Para ang laki ng bubuhatin mo. Ng buong, hindi ko lang po sarili, ano, ang ito ay nasa balikat nating lahat ng mga Pilipino. Masyado nang mabilis ang panahon. Dapat ang ating saligang batas, mabilis. Nandun na tayo sa age na yun. Kaya dapat maintindihan po ng ating mga kababayan na yung constitution, pagpapalit ng constitution, hindi yan pagpapalawak ng termino. Hindi po. Ang gusto natin, maka-adjust lang ang mga Pilipino sa panahon ngayon. Ang saligang batas ay maka-adjust sa panahon ngayon. 2022. 2023 na. Kaya dapat ang saligang batas natin may kinalaman na sa 2023. Hala, Robin Padilla for president na to! Si ma'am naman.
Oh, nakikita mo ang sarili mo doon? Hindi po. Hindi po. Totoo. Mas marami pong magagaling na na naniniwala po ako mas kaya nila. Mm. Oh, yes, ma'am. Oh. Umabot ka man doon sa pangarap mong mangyari para sa bansa o hindi, paano mo gustong matandaan bilang isang serbisyo publiko? Revolusyonaryo. Hindi ako sumama sa sistema. Ma'am, totoo yan. Kung ito lang din, hindi na ako sinasabi ng ng marami na may re-election pa, may ganyan pa, hindi na. Kung hindi ko maisusulong ang pagpapalit ng saligang batas, one time lang to. One time lang to. Hindi. Yun talaga ang pakay mo. Apo, yun po talaga. Hindi po pwedeng kailanman na si Robin Padilla iwanan ng pagiging revolusyonaryo. And hindi ka maniniwala yung ganito ang makikita mo sa loob ng cabinet ni Senador Robin Padilla. Ay, hindi ka nagbabarong talaga. Pag Lunes, ma'am. Pag Lunes. Kasi kailangan dito nakabarong ka pag Lunes. Ah, pag Lunes. Oh. Kasi ma'am, ang barong, Tagalog. Yes. Diba? Ito, barong katutubo. Ah. Barong pa rin siya. Oh. Okay, pero katutubo na hindi lang Mindanao, kahit saan. Ah, hindi lang, ma'am. Ito, antike ito. Ito, Cordillera. Alam mo? Bakit yes, alam? Ma'am. Bakit memorize mo? Yes, ma'am. Kailangan pa. Marami, ma'am, kaming dumadating dito. Mm-mm. Na... Mga gawa na. Hindi, ma'am. Tela. Royan dadating dito. Rock. Oh, wow. Tapos kami na yung mag-i-style. Katipunero style, ma'am. Oo nga. Yung style niya talagang katipunero. Oo. Kasi, parang itong suot mo ngayon, saan gawa? Ito, ma'am. Definitely, ano ito? Igurot ito. Yes, ma'am. Ito naman saan galing ito? Ma'am, parang benggit to. Benggit? Yes, ma'am, benggit. Maganda, makapal. Tapos, ito naman, kakaiba. Wow. Yes, ma'am. Ito parang kalinga ito. Mm-mm. Kalinga to, no? So, everywhere you go, conversation piece ka. Ikaw yes, pinag-uusapan. Nakakatuwa na, ma'am, si Senator Cynthia Villar, si Mama Bear. Oh. Lagi niyang inaano yan, nabasuot nitong batang ito ngayon. Yeah. Correct, correct. Ano siya, very supportive. Eh, mukha Bang Samoro to. Mukha kang sultan dito. Yes, ma'am. Mm-hmm. Yes, ma'am. Ano? Yan ang maganda sa kanila naman sa barman. Kaya muna, so ito ba'y formal wear na to? Yes, ma'am. Pag ganyan gintong-ginto, pang formal na. Yes, ma'am. Opo. Ganun. Kasi ayokong, hindi naman sa ayokong mag-Amerikana, pero sayang naman na pagkakataon natin ma-promote yung atin. Kaya... Napakarami ng indigenous groups, ang iyan ang kabuhayan. Yes, ma'am. So maganda talaga na iyan ang support. Tsaka ang hirap gawin yan, ma'am. Yes! Wow, nakita ko yung mga ganun nila. Yes, ma'am. Panahon yan. Panahon, talino. Tsaka merong mga sa loob ng mga habi, may communication sila, parang istorya ng tribo nila. Oo. Ay, correct. Yung mga pattern na yes, ma'am. May istorya ng tribo nila yan. So, wow. Kaya napaka... treasure siya eh, treasure. Yes, yes. Ay, natutuwa naman ako na talagang ano, we have a patriot. Of course, everybody won fair and square. Pero sa lahat ang ginagawa niya, biro mo pati damit niya, inaasikaso pa niya, tumutulong siya sa mga tribo, tumutulong siya sa mga tatay pa siya, bantay sarado pa ng asawa. Paano ka nananatiling mukhang bata? Paki-close up lang please. Bakit ang skin ay ganun pa rin? Ano ang secret? Peace. Meron akong kapayapaan sa loob ng puso ko. Kasi parang ikaw, ma'am, di ba sabi ko sa'yo, ma'am, yung glow mo hindi nagbabago. Maki, salamat. Yung glow yun eh. Siguro makukuha yun sa peace, sa prayer. Peace and prayer. Okay, naniniwala ako dyan, pero nagwo-workout ka ba? Yes, ma'am. Dito. Hindi ko na magawa yung workout ko nung hindi pa ako
ganito ka busy. Mm-hmm. Kasi kung mag-workout ako noon, ma'am, 5 hours yun, pinahati-hati ko yun sa isang araw. Mm-hmm. Iba yung, yes ma'am, iba yung martial arts ko, iba yung sa weapons, iba yung, yes ma'am, okay. Inahati ko yun. Eh ngayon, hindi mo na magawa yun. Kaya ginagawa ko, yung hagdan na lang dito, yun ang inaakyat ko. Yun ang isa pa, hindi ka daw talaga umaakyat via elevator, hinahagdan mo. Yes ma'am. Yes, ma'am. Araw-araw. Yes, ma'am. Eh, sa dieta, may iniiwasan kang pagkain? Ngayon, dahil sabi ng doktor dito, bawal magkanin. Yun, hindi mo na ako nagkakanin. Ah, huwag mo na medyo magkanin. Medyo nandadaya lang ako kasi minsan hirap, ma'am, nang walang kanin. Mahirap ang walang kanin, lalo kapag kare-kare ang ulam. Yes, ma'am. Oo, nako. Minsan, may nagdala pa dito, adobo na napakasarap. Paano ka naman hindi magkakanin? Correct. Yes, eh, ma'am. Mga cream. Wala kang mga cream. Ah, wala ako niyan, ma'am. Hindi ako nang gumagamit. Oh. Ay, bibigyan kita ng K-Magic. Oh, sige ma'am. Basta galing sa'yo. Nag-plugging pa. Pakilagyan ng... Produkto ko yun. Pakilagyan ng dedication. Lalagyan ko ng dedication yung etiketa. Yes, gamitin mo to araw-araw flawless ang dating mo. Yes, at magpapabenta ako kay Mariel. Huwag kang kumontra. Ah, hindi ma'am. Hindi ma'am. Alam ako ma'am. Alam mo naman na tagahanga mo ako noon pa. Ah, wala. Kay Mariel ako dadaan. Pasilip-silip pa ako dati sa'yo sa ABS habang nagtitibi patrol kayo. Ay nako, revolutionaryo, Senator Robin Padilla, number one senator of the land. Palapakan natin. Ma'am, may niligalo ako sa'yo. Meron? Ano? Yes, ma'am. Ito, pero gusto ko mapunta sa ito. Ay, wow. O, kasi namin nagsasabi niyan nung suot-suot ko, bakit nagsusuot ka ng pinky pang babae yan? I like it. O, sabi ko, hindi. Ano yan eh, binigay sa akin. So, eh... Parang like ikaw it. Ang napakagandang representasyon, no? Hindi mo naman, ma'am, oh. Parang, wow, lalo ka, ma'am, naging, wow. Ano, beautiful, wow. Thank you. Yes, sa ma'am. Hindi kaya, ano? Ma'am, baka matuso ka, kaya di ko ba tanggalin mo? Oh, sige, tanggalin mo na lang yan. Pag niligyan ng belt, baka sumobrang ikli. Okay, susukatin ko na to. Umalis na kayong lahat dyan. Senator Padilla, thank you so much for your yes, time. Ma'am. Magsusukatan na kami ngayon. Bye! Ano siya? Ako ngayon, ma'am, ang sastry mo.